So, good morning mga kababayan. So, ngayon po ay araw ng Sabado at kami ngayon ay nandito sa Tapak na po. Papunta kami ng kay Kuya Jimboy. Ayan, si Kuya Jimboy po yung ating tinulungan na may Parkinson disease sa Parkinson disease sa kanyang katawan. So, yung sakit niya yung hindi mapigilan yung panginginig. And dadalawin ko siya after 1 month. Hindi ko siya nadala nung nakaraan kasi yun nga, at nakaalis ako dahil mayroong nung namatay si ate. Kaya ngayon lamang po ulit kami makakabalik. Pero po akong dadalhin sa kanya na gamot. At yun po ay galing Panang Amerika. So ito yung gamot na para sa kanyang sakit. So galing ito kay Tita Pibila. Maraming salamat po kay Tita Pibila para sa sponsor niya na gamot ni Kuya Jimbo. So kamustahin natin, ako baka hindi na siya nakainom ng gamot kaya kailangan maibigay natin ito para po sa kanya. So yun po. And hello po sa lahat ng mga kabayan natin nanonood po ngayon. Sana palagi nyo pa rin po kaming napapanood pagkaman matagal po akong hindi nakapag-upload at ngayon lang ulit ako nakabalik dito sa Davao. Sana po ay palagi nyo po kaming napapanood. Ganun din po yung mga kabayan natin dyan sa abroad. Hello po sa mga kabayan natin sa Malaysia and sa Hong Kong. Ayan. See you soon, mga kabayan natin dyan sa Hong Kong. Marami pong salamat sa inyo. And ito na po, at pupuntahan na natin si Kuya Jimboy. So ayan, let's go. Puntahan na natin si Kuya Jimboy. Ang init. Ang init po dito ngayon sa Mindanao. Same with init sa Metro Manila. Napakainit. Parang ano, para tayo na sa oven. Anyway, so halika na at kailangan na nating puntahan si Kuya Jimboy. Ang init mga day. Tara. Nandiyan po si Kuya Jimboy? Nandiyan po si Kuya Jimboy? Nandiyan po si Kuya Jimboy? Ah, okay. Ayan, nandito po si Kuya Jimboy. Sino kayo nakatira dito? Ah, wala. Bodega na lang yan. Pagpili, asaman ka. Kaya Jimboy. Preso ka. Ano? Ay, hello po. Ala, ano nangyari sa kanya? Kamusta? Ha? Hindi na kayo sa kakuan, oy. Nagakuno na siya. Kumusta kuya? Lumala na naman. Wala na siyang gamot, ano? Pahingi akong ano, tubig. Teka. Ito yun yung gamot niya. Hindi kasi agad ako nakabalik kasi namatay kasi yung kapatid ko. Kaya hindi agad ako nakabalik isang buwan. O ito na kuya yung gamot, ha? Galing Amerika pa to. Yung gamot niya, isang beses lang sa isang araw, ha? Nakonsult naman po ito sa doktor. Okay. Nasaan yung anak niya? Inulam kay sir. Okay. Painumin natin. Pakiano nga po nung tablet. Isa lang. Kung ngayon siya uminom, dapat ang inom niya isang beses lang, ha? Okay. Isang beses lang.
Pakitago nga po nito. Sino po pwede papatago natin? Ate! Ito yung gamot niya, itago. Basta isang beses. Kung ngayon ka uminom, bukas ulit, ha? Okay. Mataas na dosage naman na ito. Pakitago para pag ano, bukas ulit siya iinom, ha? Thank you po pala sa sponsor natin kay Tita Pibilaw. Okay. Pag naubos yan, may kasunod na ulit, ha? Oo. Good for 3 months na yan. Good for 3 months, 100 tablets yun eh. So good for 3 months na po yung gamot na yan. Mamaya okay ka na ulit. Hindi na siya nakapag... Tumanda ka tuloy, tingnan. Hindi na nakapagpagupit. Nasaan si tatay? Naligo. Naligo? Okay. O mamaya okay ka na niya. Tatalab na yung gamot. Mga ilang araw, okay ka na ulit. Pasensya na kuya ha. Hindi agad ako makabalik. Sabi na kung hindi ako mabutan yung... Kala kung hindi mo na ako mabutan. Hindi. Hindi ka pa ano, sabi niya po baka hindi na natin siya maabutan. Hindi yun, kuya. Pag sobrang init siguro. Oo. Tapos hindi ako makaligo. O dapat nandito ka lang para malamig ha. Huwag ka masyado sa, ano, sa loob pag mainit. Ha? Kumakain ka ba? Hindi ako makakain ng maayos. Gawa ng matapon-tapon ng pagkain. Oo, kasi kagaganon niya po. Ayan. Yung, mahirap ito. Tapos hindi na pa masusunod ang oras sa pagkain. Nagawa ng walang-wala nga. Hinahanap pa yung kakainin bago makapagkain, magluto pa. Eh, tulad ngayon, nandun, nagsanggi pa yung anak ko. Eh, mamaya pa yun, di anong oras na. Hindi mo makakain yung tapat ng tanghali. Pag-antay pa ng hapon na naman. Hindi naman pwede mong pagsahin yung babae. Gawa ng sobrang init. Mahirap talaga pag wala kang hanap buhay. Hindi ka naman makakapaghanap buhay kasi ganyan yun. Kung katawan kasi niya, hindi rin naman siya pwedeng maghanap buhay. Sa inggit ko na lang ng mga tao na walang mga kapansanan. Kapaglakad-lakad sila eh, ako lagi na ako kamukong dito. Kasi yung sakit niya po kasi talaga, eh, wala na kasi ano kasi Parkinson's disease. So, ang kailangan lang talaga niya, maintenance. So, pag hindi siya nakainom ng gamot na yun, nabalik. Kaya yung gamot na nakaraan sa kanya, naubos na. So, good for 3 months lang din. So, may dala tayo galing kay Tita Pibilab na yun, galing pang Amerika. Same lang din naman yun. Ano, kasi doktor naman yung asawa ni Tita Pibilab. So, tinignan din naman yung reseta. So, okay yun. So, ito yung iinumin niyang gamot. No? Mga ilang araw, balik ka na ulit sa dati, kuya. Si tatay daw naliligo. May tubig ba yan? Wala. Wala. Naghahanap pa ang tubig yun. Oo, mahirap po kasi ang tubig din sa kanila nga, lalo po ngayon summer. Kamusta naman dito sa bahay nyo? Okay naman? Okay. Kasi sobrang init talaga sa loob. Kahit may kisa, may ano, mainit pa rin. Tumutunog-tunog naman pag tanghali na. Summer kasi ngayon, kaya sobrang init. Inom ka lagi ng tubig, kuya. Inom ka ng tubig, ha? Inom ako ng tubig. Hindi naman ako makatayo na. Sobrang bigat na. Ikaw na rin yung tatay ko. Kaya yun ang gumabangon sa akin, magbibihis. May isa pa na rin matanda.
Nawa din ako eh. Kahit may sakit na rin ako. Yeah, papasensya ka na kuya again ha. Hindi ako makabalik agad ha. Nakita mo namin yung ano. Eh naisip ko nga, sabi ko si Jim Boy, kailangan mo ano. Buti nung pagdating ni Tita, kasi yung gamot niya po galing Amerika yan. So sabi ko kailangan madala natin agad yung gamot para kay Jim Boy. Mamaya-maya wala na yan. Mga 30 minutes yata bago umipik ano. Ito nga pang abot ko ng tatlo. Tatlong aras? Matagal. Pero pag sunod-sunod naman na po ulit yung inom niya, babalik niya ulit siya sa dati. Naramdaman ko yung nakakapagod. Huwag kang susuko. Ganun talaga. Laban lang ha. Maintenance lang kasi talaga yung makakapagpaano sa'yo eh. Kasi ito nandiyan. Ito lang naman na yun. Yung ako. Simula dito masakit. Tapos kabilaan. Tapos dito sa paa. Hindi ko na mabuhat yung paa ko. Tapos dito sa taas. Wala naman. Kasi yung case po niya kasi ni Kuya ay kumbaga ano na siya. Kumbaga nasa severe na siya. Hindi na siya yung kayang kontrolin lang nung ano. Kasi yung mga nerve niya sobrang ano na. Kaya yung maintenance lang po talaga yung makakapagpaano kay Kuya. Sa ngayon, yun po muna ang kaya natin para sa sakit ni Kuya Jimboy. Si Kuya Jimboy po kasi ay mayroong neurological disorder na naapektuhan ang bahagi ng kanyang utak dahilan ng panginginig ng kanyang mga kamay, binti at ulo. Mayroon pong treatment para sa Parkinson's disease na sa ngayon ay available lamang po sa Philippine General Hospital sa Maynila na kung tawagin ay HIFO. Maaring mawala at mamanage ang panginginig ng kanyang katawan pero hindi nangangahulugan na mawawala na ang sakit ng Parkinson's. Kaya sa ngayon mga kababayan, maintenance muna ang kailangan para kay Kuya Jimboy. Teka. Ang kunin mo itong pera. Ilagay mo sa bulsa mo. Ha? Para may pambili kayo ng pagkain, ha? Mahirap po kasi talaga yung sakit niya. Again, ako, humingi ako ng pasensya sa kanya at hindi agad ako nakakabalik. Yung pagpunta kasi namin dito, umabot ako ng isang buwan bago pa ulit nakabalik. Then yung gamot inantay pa namin. Kasi yung gamot niya hindi basta-basta po yun nabibili. Minsan wala ang stock sa Mercury, so ino-order pa po talaga yun. Oh, laban ka lang ha? Dadalawin pa ulit kita. Huwag mo isipin yun, kaya mo yan. Ha? Ahaba pa ulit ang buhay mo. Anong pagkain niya ngayon ate? Wala siyang pagkain nga ron? Kumain na siya? Anong kinain niya? Bukas mais. Ulam? Gulay. Oo, mas okay yung gulay. Gulay, kamunggay, talong. Lawoy. Si Lolo umalis. Naligo? Dapat maliguan siya. Pag nakaano na siya, makaligo na daw siya. Saka paggupitan siya. Pag na, naging okay na ulit yung ano niya, paggupitan. Ha? Gupit pa. Para hindi siya, parang kamukha mo natuloy si tatay. Hindi na ikaw pogi. Para kayong magkapatid na ni tatay, oh. Laban pa ano? Oo. Oh, ayan. Pahit. Ganun talaga yung buhay. Sabi ko nga sa'yo nun, ikaw din yung makakatulong sa sarili mo. Para maging maginhawa ka. Pahit lang, ha? Kain lang ng masustansya, ha? Kain lang sa tamang oras. Huwag magpapalipas. Pag okay-okay ka na,
O, balik na ulit sa normal. Masipag naman ako mag-ano, mag-napanap lang ano, pag-bukin na ako. Ngayon, hindi pa ako makakilos talaga. Basta pag okay ka na, huwag din matigas ulo. Yung kaya lang ulit, ha? Kasi hindi pa pwede. Hindi pa pwede kasi ganito rin siya nung mga isang linggo yan, okay na ulitin si Kuya. Exercise daw sa ano, sabi ng ano sa radyo, hindi na pala mag ano, kailangan mag-exercise din pag may time daw. Opo, oo. Yun ngayon noon, kailangan maglakad-lakad lang ha. Mm-hmm. Makakabalikan yan, huwag kang mag-alala kasi nangyari na yun sa'yo nung nakaraan eh. Mm-hmm. Buti nga ngayon nakakaupo ka pa. Mm-hmm. Kaya yan, babalik yan mga isang linggo, normal na ulit siya. Maintenance lang po talaga yung kailangan ni Kuya. Kasi sige Kuya, marami pa akong pupuntahan ha. At kababalik ko lang. Pasensya ka na ulit ha. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ate, kayo na muna bahala. Ah, si Kuya, wala si Kuya. Pagaling. Yung asawa mo? Nasaan? Ano nangyari? Ah, nagpagiling. Kala ko nagpagaling. Nagpagiling ng mais. Oh, hala, sige. Sige po mga kababayan, salamat. Marami pa kasi tayong dami kong pupuntahan ngayon, ha? Kababalik lang namin dito sa Davao. Salamat po. O, laman lang, ha? Bye! Okay, dadaan ako dito sa'yo, ha? Hindi ka naman namin nalimutan, Kuya. Nagkataon lang, ha? Salamat. Okay, sige na, bye-bye. Amping Kuya Jimboy, ha? Sige po. Bye-bye po. Ako po. Hindi ko kasi ina-expect na gano'n. Kasi yung pag-inom niya kasi ng gamot, kaya naubos ka agad nung nakaraan. Nagdadalwa siya. Yung pag-inom ng gamot na yun ay once a day lang, isang beses, isang tablet. Kaya sabi ko, bakit naubos ka agad yung gamot? Sakto sana dun sa pag-delay nang hindi ako agad makakabalik yung 1 month. Yung pala, nag-2 times siya dahil lumalala nga. Anyway, mayroon na po naman nga, yun nga, yung gamot na yun na para kay Kuya Jimboy. Kaya yun, huwag po kayo mag-alala. Basta may maintenance lang talaga siya na gamot na iniinom. Magiging okay po ulit si Kuya Jimboy. O siya, sige mga kababayan, at napakainit ng panahon po ngayon. Kailangan na namin umalis at ang dami ko pa pong pupuntahan. So, ang daming kailangan puntahan. Pupuntahan pa namin si Mia, ang ating mga scholar. Tapos pupunta pa kami kay La Erna. Medyo malayo ito kay Erna. Sasakay pa kami ng ulit ng motor papunta sa bundok. So, medyo mahirap. Kaya naman mainit. Sana ay makulimlim na mamaya. Sige po. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye.